Napatingin si Jacob ng ibalita ng tauhan na hawak na ng mga ito ang babaeng gustong mawala sa landas ni Marlon. Ang dali lang ng mga ito nakuha ang babae at ginamitan ng pampatulog bago na isakay sa sasakyan kanina. Huwag niyo muna siyang galawin. Hintayin niyo ang sunod komando. Bili ni Jacob sa tauhan bago pinutol ang tawag. Hindi na nabura ang ngiti sa labi ni Jacob dahil naging malinis ang trabaho. Walang maghihinala na siya ang nagpadukot sa babae at ang mapagbibintangan ay ang pinsan nito. Kahit sabihin nitong ang anak niya kasabwat, madaling pabulaanan lalo na at kasama ni Marlon ngayon ang anak. Love, tumatawag si Marlon. Nanatiling nakangiti si Jacob at kinuha ang cellphone mula sa asawa. Pwede ka bang maimbitahang magkape sa labas? Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Jacob nang marinig ang kalmadong boses ni Marlon. May kailangan ba tayong pag-usapan? Well, naisip ko lang na naging harsh ako nung huli. Nung huli natin pag-uusap, gusto ko ring bisitahin si Joy at ang anak ko. Kinabahan si Jacob sa tinatakbo ng kanilang pag-uusap. Sa tono ng pananalita ni Marlon, mukhang hindi nito kasama si Joy ngayon. Pero siniguro naman niya sa kanyang tauhan na nasa hotel ang anak. O mas maganda na dyan sa bahay niyo ako pumunta ngayon para makita ko ang aking mag-ina. Tanong muli ni Marlon sa lalaki. Pero hindi ba at kasama mo ngayon ang anak ko? Umangat ang sulok ng labi ni Marlon at nakikinita niyang nakakunot na ang noon ni Jacob ngayon. Nagpunta dito si Joy, pero hindi ko siya nakita at wala siya dito. Napamura si Jacob sa isipan at tumayo mula sa kinauupuan. Imposible! Nagpaalam siya na pupunta dyan! Nagkunwaring walang narinig si Marlon at naglakad na papuntang parking area. Nagbago na palang isip ko. Mamayang gabi ko na lamang sila dadalawin at may lakad ako ngayon. Muling napamura si Jacob nang wala na sa kabilang linya si Marlon. Agad niyang tinawagan ang tauhan na pinasunod sa anak. Sir, nandito pa sa sakyan ng inyong anak. Si Mr. Marlon, nakita kong lumulan sa kotse nito at umalis na mag-isa. Pumasok ka sa building. Hanapin ang anak ko ngayon din! Matigas na mando ni Jacob sa tauhan. Nagpadala na rin siya ng karagdagang tauhan para hanapin si Joy nang hindi makontak ang numero nito. Matapos makausap ang tauhan, ay si Dale ang tinawagan ni Jacob. Inis na bumangon si Dale matapos makausap si Jacob. Tanghali siyang gumising dahil inumaga sa kasino kagabi. Agad niyang kinontak ang tao sa hotel ni Marlon upang utusan na i-check ang CCTV. Ah sir, under maintenance po ngayon ang storage room. Nangunot ang noon ni Dale. At tumaon ang ganong pangyayari sa araw na pagkawala ni Joy. Biglang naging alerto si Dale at parang may mali. Naisip niyang tawagan si Franz, ngunit si Melissa ang nakasagot. Dale? Napatahimik si Dale bago nagsalita. Nabalitaan kong kasama ka ni Franz sa bakasyon. Gusto sana kitang kamustahin sa kanya. Natutulog pang kaibigan ko kaya ako na sumagot sa tawag mo. Pagdadahilan ni Melissa mula sa kabilang linya. Napilitan si Dale na magpanggap na nag-aalala sa babae at humingi ng sorry sa pagkawala ng kanilang anak. Kung leeg lang ni Dale ang hawak, ay tiyak ni Melissa na hindi na ito makakahinga sa higpit ng kaniyang pagkakasakal. Nanginig pa ang kamay niya dahil sa higpit ng pagkakahawak sa cellphone. Ang isang kamay napadaklot sa laylayan ng damit upang pigilan ang sariling mamura si Dale. Ang galing nitong magpanggap na concern sa kaniyang kalusugan. Matapos makausap si Dale, galit na nilingon ni Melissa si Franz. Binusalan niya ang bibig nito upang hindi makalikha ng ingay kanina. Sa bahay nila Elizabeth, hindi siya mapakali at hindi na muling matawagan ang anak. Nakailang dial na siya ngunit walang sumasagot. Si Melissa ang naisip niyang tawagan at tanungin. Ma'am, nawawala si Ashley. At ano naman ang kinalaman ng kapatid mo? Inis na tanong ni Elizabeth. Siya po ang prime suspect ngayon. Kamuntik nang mabitawan ni Elizabeth ang hawak na cellphone. Kung noon nagawang ipakulong si Beauty ng isang gabi, ngayon mukhang magkakatotoong sinabi ni Melissa kanina. Gumawa ka ng paraan, Iha, upang hindi madawit ang kapatid mo. At saka sino ba ang asawa ng babaeng yun? At paano pati ikaw ay hawak niya sa leeg? Hindi ko pa masabi yun sa ngayon, Ma'am. Para din naman to sa kapakanan mo. Ayokong makagawa ka rin ng maling hakbang ngayon. Malungkot na sagot ni Melissa sa ina. Pero paano ang kapatid mo? Umiyak na si Elizabeth at labis na nag-aalala sa anak. Hindi ko rin po alam. Naghihintay din ako ng tawag nila upang malaman ang balita. Takot na pinuntahan ni Elizabeth ang asawa na nasa hardin at sinabi ang nangyayari kay Beauty.
Kailangan nila itong sundan sa restaurant ngayon. Namura ni Jessie ang asawa dahil hinayaan na mag-isip ang anak nila na gawa ng hindi maganda si Ashley. Kapag lumalatong sitwasyon, walang ibang dapat si Shane kundi ikaw. Hindi na magawang mga tuwiran ni Elizabeth at baka magalit lalo sa kanya. Hindi na ito nagbihis sa taga dumalis kasama siya. Nasa kalagitnaan na sila ng daan nang tumawag si Beauty. Anak, mabuti naman na tumawag ka na. Nasaan ka? At bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko kanina? Mom, help me! Ayoko pong makulong! Umiyak na si Beauty dahil sa takot. Ayaw niyang bumalik sa kulungan kahit isang gabi lamang. Napahikbi si Elizabeth at nanginig ang ibabang labi. Hindi alam kung anong sasabihin at parang bigla siyang nabingi. Nahampas ni Jessie ang manibela bago nag-iba ng daan upang sundan kung saan dinala si Beauty. Hindi pinapansin ang asawa na umiiyak at walang dapat ibang sisihin kundi ito. Lumipas ang oras at hindi pa rin mahanap si Joy. Nag-alala na si Jacob. Wala pa namang gamot na dala ang anak para sa maintenance sa sakit nito. Napilitan siyang puntahan si Marlon na nasa opisina nito. Ngumiti si Marlon nang makaharap na si Jacob. May kailangan ka? Nasaan ang anak ko? Galit niyang tanong kay Marlon. Bakit mo siya hinahanap sa akin? Salubong ang mga kilay ni Marlon habang nakipagtikisan ng titig sa Ginoo. Alam kong hawak mo siya. Pakawalan mo na ang anak ko kung ayaw mong... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Anong gagawin mo? Nangahamon na tanong ni Marlon. Ano ang dahilan ko para itago ko ang anak mo? At bakit ako naisip mong kumuha sa kanya? Napipilan si Jacob at hindi alam kung anong isasagot kay Marlon. Wala nga namang dahilan para pagbintangan niya ito. Alam ng lahat na ang anak niya ang naghahabol dito. Nagkamali ba siya ng kuha ng tao upang turuan ito ng leksyon? Umangat ang sulok ng labi ni Marlon at tumayo sabay pamulsa ng mga kamay. May ginawa ka ba sa akin? Para maisip mong gagantihan kita gamit ang iyong anak? Matalim na tingin ang pinukol ni Jacob sa binata at tumayo na rin. Siguraduhin mo lang na wala kang alam sa pagkawala ng anak ko. Kilala mo rin ako, Mr. Jacob. Hindi ako gumagamit ng dahas sa taong walang kasalanang nagawa sa akin. Nagbabanta niya ring putol sa pagsasalita ng Ginoo. Nagpupuyo sa galit ang kalooban na nilisan ni Jacob ang opisina ni Marlon. Hindi niya nakita ang assistant nito kaya lumakas ang kutob niyang kinuha ng lalaki si Joy. Pagkasakay ng sasakyan, may natanggap siyang mensahe mula sa isang unknown number. Exchange tayo, anak mo at ang babaeng bihag mo. Napamura si Jacob matapos mabasa ang message na galing sa hindi kilalang tao. Paano niya nalaman na ako o may hawak sa babaeng yun? Galit niyang tanong sa sarili. Madilim ang oras ng mukha ni Marlon habang nakaharap sa malaking bintana. Kilala niya si Jacob. Sa uri ng negosyo nito, alam niyang marumi ito magtrabaho. Malabong ibalik nito ng buhay ang asawa niya, kaya kailangan niyang makapagpalitan ng baraha dito ngayon. Kung kinakailangan maging kriminal ay gagawin niya, hinding-hindi siya papayag na siya lang ang magdadalamhati, lalo na kapag hindi ito nakipagkasundo sa kanya. Madali lang nakabalik si Jomar sa kumpanya at iniwan si Joy sa kamay ni Melvin. Siniguro nilang walang makakatuntun sa babae at hindi makakatakas. Sa presinto naman, patuloy sa pag-iyak si Beauty habang hinihintay ang mga magulang at ang kanilang abogado. Sabihin mo na lang kung sino kasabwat mo sa pagdukot kay Miss Ashley, Miss, para mapagaan yung kaso mo. Payo ng pulis kay Beauty. Nanatiling tikom ang bibig ni Beauty at yun ang bili ng kanilang abogado. Kailangan niyang hintayin ito upang alam paano niya ipagtatanggol ang sarili. Halos sabay lang na dumating sina Elizabeth at ang kanilang abogado sa presinto. Kasunod na dumating ay isang kilalang abogado mula sa ahensya ng Eagle Wings Agency. Witness ang driver nang nawawala na ang anak niyo, ang katagpo ni Miss Ashley sa lugar na yon. Kilala niyo naman ang dumating na abogado nila. Wala pang kasong naipatalo si Mr. Cloud. Gumuho ang konting pag-asa ni Elizabeth sa narinig mula sa kanilang abogado. Sino nga bang hindi nakakakilala kay Cloud? Sikat ang abogado at kapag ito ang humawak ng kaso, pinanghihinaan agad ng loob ang makakalaban. Sundin mo ang payo ng iyong kapatid. Kailangan mo sabihin kung sino kasabot mo. Malamig na kausap ni Jessie sa anak. Galit siya rito ngayon dahil nagawang ipahamak ang pinsan para sa pansariling kaligayahan. Pero hindi ko alam kung nasan si Joy at hindi niya ako sinipot.
Nakayuko ang ulo at nahiya sa ama. Mabilis na ginagap ni Elizabeth ang kamay ng anak na nakaposas. Awang-awa siya rito at ayaw ng pulis alisin ang poses nito. Anak, nangako ang ate mo na hindi ka magtatagal dito sa kulungan. Basta makipagtulungan ka na lang muna ngayon na matukoy ang tunay na salarin. Tikom ang bibig na tumangon si Beauty. Sumama ang loob niya sa ama at mukhang mas nag-aalala ito sa pagkawala ni Ashley kaysa sa kanyang sasapitin. Hindi na nagulat si Jacob nang may pumuntang pulis sa kanilang bahay at hinanap ang anak. Siya ang sumama sa mga ito upang magbigay ng statement. Nang malaman kung sino ang abogado ng hindi kilalang asawa ng babaeng bihag, biglang sumakit ang kanyang ulo. Tanging ang driver at ang abogado ng babae ang naroon na humarap sa lahat. Hindi pwedeng sabihin ni Jacob na nawawala ang anak o ipakita ang mensahe na natanggap. Kung kayang gumamit ng koneksyon ng kalaban, kaya niya rin naman. Sisiguraduhin kong hindi madadawit ang pangalan ng anak mo sa kaso kapag nakipagpalitan ka ng baraha sa akin. Muling basa ni Jacob sa huling mensahe ng taong hindi kilala bago humarap sa nag-iimbestiga. Numiti si Cloud habang hinihintay ang desisyon ni Jacob. Naroon pa rin siya sa presinto upang pakinggan ang panig ng mga ito. Tiningnan muna ni Jacob ang babaeng nakaposas bago nagsalita. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Hindi rin siya kaibigan ng anak ko, kaya hindi totoo ang mga sinabi niya. Hanggat hindi nagpapakita ang anak mo, isa pa rin siya sa prime suspect, sir. Paalala ni Cloud sa Ginoo. Tikom ang bibig na tumango si Jacob. Ang abogado niya ay mukhang walang kwenta at nababahag din ang buntot nang makilala ang abogado ng kalaban. Natapos ang pag-uusap at nakapagbigay ng statement ang dalawang panig. Si Beauty na natili sa kulungan hanggang sa matapos ang paglilitis. Nasa wanted list din si Joy hanggat hindi kusang sumusuko. Nagmakaawa si Beauty sa ina na huwag siyang hayaang makulong ngunit wala ring magagawa mga ito. Maraming testigo na siya ang nag-book sa restaurant para kay Ashley. Hanggat hindi nagpapakita si Joy, hindi siya makakapagpiyansa. Isa pa, may court order na noon sa unang kaso na bawal niyang lapitan si Ashley. Isa yon sa batas na nalabag niya, kaya hindi siya makapagpiyansa. Pagkabalik ng bahay, sunod-sunod na suntok sa mukha ng tauhan ang pinadapo ni Jacob. Inutil! Anong nakuha nila ang anak ko at wala kang nagawa? Bulyaw niya sa lalaki at dito ibinunton ang galit na nadarama. Nanatiling tahimik ang lalaki at tinanggap ang pananakit sa kanya ng Ginoo. Swerte na niya at yun lang ang kanyang inabot sa kamay nito. Nang mapagod si Jacob, ay nagkulog siya sa library. Ayaw niyang marinig ang iyak ng asawa at nag-aalala sa kanilang anak. Kailangan niyang mag-isip kung paano makuha ang anak at hindi na kailangan makipagpalitan ng bihag. Sa opisina, nagkulong din si Marlon at tahimik na nakipag-usap sa mga taong maaasahan. Siniguro niya rin na walang alam ang mga anak at baka madagdagan ang kanyang problema. Pinagpaliban niya rin ang planong raid sa bodega na pag-aari ni Jacob at ng kapatid. Unti-unting iminulat ni Ashley ang mga mata pagkagising. Masakit ang ulo niya. Bigla siyang nabahala ng hindi maiangat ang kanang kamay nang tangkang hahawakan sana ang ulo. Mabilis na iginala ang tingin sa paligid bago sinuri ang sarili. Pakawalan niyo ako! Bakit niyo ako tinali rito? Sigaw ni Ashley habang nagpupumiglas mula sa pagkakatali sa isang upuan. Hindi alam ni Ashley kung paano siya napunta rito. Ang natatandaan niya lang, may lumapit na waitress sa kanya kanina. Sinabi nito kung nasaan si Beauty kaya sumunod siya. Nang mapansin na far exit ang tinatahak, nagtaka na siya. Ngunit bago pa siya makalayo sa babae, may biglang sumulpot na lalaki sa kanyang likuran. Lumaban siya ngunit mas malakas ito at hindi napaghandaan nang takpan nito ng panyo ang kanyang ilong at bibig. Tumahimik ka kung ayaw mong mahalikan! Pasigaw ding sabi ng lalaki mula sa labas ng pintuan. Mabilis na naitikom ni Ashley ang bibig sa takot na totohanin ng lalaki ang banta nito. Kusang tumulo ang luha nang maalala ang mga anak at ang asawa. Ayaw pa niyang mawala. Paano na ang kambal kapag nawala siya? Baka mag-asawa ng iba si Marlon at ang baliw na Joy ang maasawa nito. Kawawa naman ang mga anak kapag ang babaeng yun ang naging madrasta. I'm sorry. Kung nakinig lang sana ako sa iyo. Tahimik siyang umiyak at kausap sa isipan si Marlon. Tiyak na alam na nito ngayon na nawawala siya pero malabong mahanap siya nito. Nang mabalitaan ni Dale ang pagkawala ni Joy ay nag-alala siya.
Tinatawagan niya si Jacob ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Sa Grand Mansion, naiinip na tinawagan muli ni Gabang ama. Dad, hindi pa po uwi si Mom? Kasama ko siya ngayon pero nandun siya sa silid. Malumanay na paliwanag ni Marlon sa anak. Eh bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Nagdududan na tanong ni Gab. Nag-aalala siya sa ina dahil ang paalam nito ay ilang oras lamang mawawala. Pero malapit na lumubog ang araw at wala pa ito. Gab, natutulog ang mami mo at napagod. Hindi rin makauwi ngayong gabi dahil may tinatapos akong trabaho. Ramdam ni Gab na umiiksi ng pasensya ng ama, kaya hindi na siya nangulit pa. Wala namang dahilan para magsinungaling ang ama, kaya nagtiwala siya na kasama nga nito ang kanilang ina. Sinida ang kinakabahan habang sinisilip ang alaga. Nasira na niya ang signal ng internet, kaya hindi makapanood ang mga alaga ng balita. Alam niyang nawawala ang amo at hindi dapat malaman ng kambal. Ang TV nila, sinira niya rin ang wire. Marami namang pera na pambili ng bago ang amo. Mahalaga, solved na ang kanyang misyon ngayon. Sa safe house, galit na hinanap ni Joy ang lalaking nagdala sa kanya roon. Hindi niya mahanap ang cellphone at wala rin si Marlon. Sino ka? Gulat niyang tanong sa lalaking naabutan sa sala. Gwapong lalaki at mukhang pamilyar sa kanya, ngunit hindi maalala saan unang nakita. Tumayo si Melvin at hinarap ang babae. Mabuti naman at nagising ka na. Nagising? Nagtatakang tanong niya. Natulog pa ako? Naitanong sa sarili. Ngumiti si Melvin sa babae at inanyayahan itong umupo sa bakanting upuan. Pasensya na kung ako nandito ngayon sa halip na si Marlon. Kung hindi mo ako naalala, ako ang detective na kaibigan ni Marlon. Agad na naalala ni Joy ang lalaki. Sa halip na matuwa na makitang muli ito, kinabahan siya. Bakit kailangan kang tawagan ni Marlon para bantayan ako rito? Nasaan ang assistant niya? Umuwi dahil may importante nga si kasuhin. About Marlon, hindi pa siya makakapunta rito dahil nagkaroon ng problema. Padabog na umupo sa upuan si Joy. Kailangan ko na umuwi. Kung hindi darating si Marlon, ako na lang pupunta sa kanya. Sorry pero hindi ka pa maaaring umalis dito ngayon. What? At bakit hindi ako pwedeng umalis? Nabulyawan niya ang lalaki dahil sa galit. Yan ang bili ni Marlon eh. Makakalis ka lamang kapag ang daddy mo na mismo susundo sa'yo. Mahinahon na paliwanag ni Melvin. Napaisip si Joy. Biglang nabawasan ang kaba sa kalaman na susunduin siya ng ama. Maaari ko bang mahiram ang cellphone mo? Naiwan ko sa hotel ang akin. Sorry miss, nakacharge pa ang cellphone ko at na-drain yung battery. Napasimangot si Joy. Walang ganang bumalik sa silid at parang inaantok na naman siya. Hindi niya rin alam kung anong oras na. Napangiti si Melvin habang sinusundan ng tingin si Joy. Lingit sa kalaman nito ay may pampatulog ang inumin nitong juice kanina. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago ito sinundan. Tulog agad ito. Kinuhanan niya ng larawan at ipinadala kay Jacob. Hanggang bukas, kapag hindi ka pa nakipagkasundo, hindi mo na ako makakontak pa. Laman ng mensaheng pinadala kay Jacob. Naikuyom ni Jacob ang kamao pagkakita sa larawan ng anak na ipinadala sa kanyang email. Mukhang maayos naman ang anak at mahimbing na natutulog. Paniguradong may pinainom na pampatulog dito. Hindi niya alam kung sino talaga ang kaaway at pinabantayan niya si Marlon. Ayon sa tauhan, opisina pa rin ang lalaki. Kapag hindi rin may labas ang anak sa loob ng 2 araw, titibay ang kaso na ito nga ang may hawak kay Ashley. Ayaw niyang maisapubliko ang tungkol sa krimen na kinasangkutan ng anak, kaya wala siyang magawa kundi ang makipagpalitan ng baraha sa hindi kilalang tao. Mamaya madaling araw, make sure na walang damage ang anak ko. Isinama ni Jacob ang adres kung saan maaaring dalhin ang bihag. Naihampas ni Marlon ang kamao sa lamesa nang matanggap ang magandang balita mula kay Melvin. Hindi nga siya nagkamali na hawak ni Jacob ang kanyang asawa. Sa hotel siya muling tumuloy kasama si Joseph. Alam niyang palihim na rin siyang binabantayan ng tauhan ni Jacob. Well, ganun din naman ang ginagawa niya. Hindi na nagawang matulog ni Marlon at hinintay ang oras na makipagpalitan ng bihag. Nag-alala siya sa asawa at baka pagsamantalahan ng tauhan ni Jacob. Muli siyang bumangon at tinawagan si Melvin. Relax, hindi nila pwedeng galawin ang asawa mo at alam nila ang mangyayari kapag sumira sila sa usapan. Napabuntong hininga si Marlon. Nagpasalamat siya kay Melvin at hindi siya pinabayaan sa problema kinakaharap. May 4 na oras pa, matulog ka muna.
payo ni Melvin kay Marlon. Ikaw ang dapat matulog at ayos lang ako. Napainig si Melvin at naging matigas na naman ang ulo ng kaibigan. Sinilip niya si Joy at mahimbing pa rin ang tulog nito. Napakain naman niya ito kanina, kaya ayos lang na puro tulog ang gawin nito. Lumipas ang oras at naghanda na si Marlon. Kasama niya ang grupo nila Ruel upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang asawa. Alam niyang loko si Jacob at hindi to basta makikipagpalitan ng bihag. Ngayong araw ding ito ay wawakasan niyang lahat. Pagod na siyang intindihin ang kasakiman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Gusto na niyang mamuhay ng malaya kasama ang pamilya. Mas maaagang naghanda si Jacob at gustong unahan ang kalaban sa napagkasundo ang lugar. Malinis at walang mapagtaguan ang tauhan na kasama nila. Malayo rin sa kabayanan at madamo ang paligid pero hindi ganong kasukal. Halos mabingi si Ashley sa kabog ng kaning dibdib nang piringan siya ng lalaki. Saan niyo ako dadalhin? Huwag ka ng maraming tanong. Lumakad ka na at kailangan mong harapin na si San Pedro. Napaiyak si Ashley dahil sa takot. Kung biro man ang sinabi ng lalaki, hindi nakakatuwa. Nang itulak siya ng lalaki, napahikbi na siya at tinawag ang pangalan ng asawa. Izum mo! Utos ni Marlon nang mamata na ang isang grupo na papunta sa gitnang clear area ng bakanting lote. May naitanim sila na kamera sa gaganapan at hindi yun agad mapansin. Hindi malinaw ang kuha dahil madilim pero nakilala niya ang figura ng asawa. Naikuyom ni Marlon ang dalawang kamao nang makitang may piring ang mga mata ng asawa dahil tumama sa mukha nito ang liwanag ng cellphone na hawak ni Jacob. Ramdam niyang natatakot ito. Wala sa usapan na kailangan piringan ng bihag, kaya nagalit siya. Agad niyang kinuha ang cellphone kay Melvin at siyang kumausap kay Jacob. Ipalis mo ang piring sa mata ng bihag mo. Gulat na napalinga sa paligid si Jacob matapos mabasang message. Ang akala niya siya na ang nauna sa lugar na yon. Napamura siya nang walang ibang makita sa paligid kundi ang kaning tauhan. Pero paano nalaman ng kalaban na may piring ang bihag? Huwag mo na akong hanapin at huwag subukang isahan dahil kontrolado kong paligid. May diin ang bawat tipa ni Marlon sa message na ipinadala kay Jacob. Nakita mo na ang bihag ko. Paano ko nakakasiguro na dala mo rin ang anak ko? Reply ni Jacob. Sinanyasan ni Marlon na ilapit sa kanya si Joy. Hindi siya nito nakikilala dahil may mask siyang suot maliban sa madilimang paligid. Dad, help me! Umiiyak na pakiusap ni Joy sa ama. Hindi niya alam kung anong nangyayari ngunit kanina, biglang pinasok sila ng hindi kilalang tao at sapilitan siyang kinuha. Nakita niyang hinampas ng lalaki sa ulo si Melvin. Anak, anong ginawa nila sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Natatakot po ako, Dad. Hindi ko po kilala tong mga kumuha sa akin. Nangunot ang noon ni Jacob sa sinabi ng anak. Kung ganun, hindi si Marlon ang kumuha sa kanyang anak? Gusto pa sana niyang linawin ang lahat sa anak, ngunit boses na ng lalaki ang nasa kabilang linya. Sundin mo na ang utos ko at simulan na natin ang palitan ng bihag. Sabi ni Marlon sa malagom na tinig. Dahil sa suot na mask, hindi agad makilala ang kanyang boses. Mabilis na inutusan ni Jacob ang tauhan na alisin ang piring sa mata ng babae. Luminga siya sa paligid. Doon lang unti-unting lumabas ang kalaban na nakadapa sa damuhan at may damong suot sa katawan na tulo. Nang magsalita muli ang kausap, mula sa kabilang linya, biglang umilaw ang isang sasakyan mula sa hindi kalayuan. Nabawasan ang takot na nadarama ni Ashley nang alisin na ang tabing sa kanyang mata. Pero ang dilim pa rin ng paligid at ang liwanag mula sa buwan, hindi rin ganun kalinaw dahil may itimang ulap na nakatabing dito. Gusto niyang tawagin ang pangalan ng asawa ngunit natatakot siya sa may hawak sa kanya ngayon. Wala pa rin siyang idea kung bakit siya dinala sa lugar na yon. Sundin mo ang utos ko. Mando ni Jacob sa babae. Nanginginig ang mga tuhod na tumango si Ashley sa lalaki. Hindi niya makita ang mukha ng may hawak sa kanya. Dahil bukod sa madilim, may mga suot ding mask ang mga lalaki. Pagtingin sa paligid, lalo siyang natakot nang maaninag ang anino ng mga tao. Alam niyang may armas sa mga yun at nakatutok sa gawin nila. Ano na nga kaya ang mangyayari kay Ashley? Maililigtas kaya ito ni Marlon? At sino kaya talaga ang totoong nagpadukot kay Joy?